Hello guys, kamusta po kayo? Ako po si Jack De Leon ng Bangada TV. At sa video po na to ay tutur ko po kayo sa aking simple DIY camper van. Ito po ang aking Toyota GL Gandia 2018 model. At ang pangalan niya po ay Beo. Dito po tayo magsimula mga kabangada sa aking power source. Ito po ang Bluebeat AC50S 500 watts. Meron po siyang dalawang AC outlet at 6/3 na din po ito. Meron din po siyang mga saksakan ng USB 5 volts. Meron din po siyang 10 watts na wireless charging para po sa mga iPhone. Ang ginawa ko po ay nilinyahan ko na lang po siya dito pataas para po magkaroon ako ng extension. Ito po yung dalawang saksakan ng 220 at isang switch para po sa ating kitchen. Ito po ay sponsor ng Bluebeat Philippines, Bluebeat Asia. Kaya thank you po sa Bluebeat. Ito naman po mga kabangkada ang aking higaan. Ang sukat niya po ay 74 inches po. Ang lapad naman po niya ay 3 feet po. Tapos yung taas niya po ay 13 inches. So ito pong kama ko po na to ay Uretex. At ang size niya po ay single bed, 3 inches po yung kapal. Ito pong ilalim na to, yung likod, ginawa ko po siyang, ang tawag ko po dito ay storage or garage. Dito po nakalagay lahat ng aking gamit sa pagbablog. Dito po yung aking mosquito net. Dito po nakalagay sa akin yung mga rechargeable na aking na ilaw. Ito po yung ginagamit ko ng mga unang vlog ko po. Malaking tulong po yan sa akin, lalo po sa mga campsite na pinupuntahan ko na walang kuryente. Tapos meron po ako ditong, tawag ko po dito ay secret box, pero hindi na siya secret box. Hindi ako nilalagay yung mga importanteng gamit ko before. Pero ngayon po, ginawa ko na lang po siyang toolbox. Tapos ito naman po mga kabangada yung aking closet. Ayan. Malaki po yung closet ko, kalahati po ng higaan ko. Marami po ako nalalagay din dito. Kaya po ganyan ang ginawa ko para po mas hindi na masyadong makalat, kasi ayoko po makalat sa sasakyan. Kaya mas minabuti ko na hatiin siya sa ganun para mas marami po ako mailagay. Dito naman po tayo mga kabangkada sa aking pinakapaboritong lugar sa aking camper van. Ito po ang aking kitchen. Ang sukat po ng aking kitchen ay ayan po. Bali, 5 feet po siya. Tapos, ang lapad niya po ay 37 cm or 18.5 inches. Tapos, ang taas naman niya po ay 68 cm. Ito naman po yung aking lababo, mga kabangkada. Ang sukat niya po ay 34 cm by 36 cm. Sa mga hardware lang po, manabibili ito. Pero meron po ito sa home builders. Mura lang po ito, mga nasa 600 pesos po. Tapos ito naman po yung aking water pump. Nabili ko naman po ito sa Lazada. Rechargeable po siya. Kapag pinindot niyo po yung ibabaw, yan, mag-o-open na po yung gripo niya. Tapos dun lang din po yung on and off niya. At dito po nang gagaling mga kabangkada yung tubig niya. 5 gallon po ito. Ito yung clean water. Tapos dito naman po tumatapon yung gray water. Ayan, dito po sa galon na to, 10 liters po ito. Ayan, tas yung ilalim po yan, ginawa ko na rin pong lagayan ng mga ayan, palaman, ng asin, mga condiments. Tapos ito po, yung mega box, dito ko nilalagay yung mga spices. Ito po yung coffee, ayan, milk, tapos ayan, sugar. Tapos yung ilalim po, ayan, dito po nakalagay yung aking bigas, mga butane. Ito naman po yung drawer. Tatluan po siya. Yung mga gamit ko sa pagluluto. Ito. Ito po yung mga plato kong ginagamit. Tapos sa ilalim, ito po yung kalan ko. Kung napansin niyo po mga kabangkada, yung mga previous po na video ko or ng vlog ko, wala po itong itaas na to. Inad ko na lang po itong taas na to nung na-sponsoran nga po ako ni Bluebeat para makapaglagay na rin po ako dito ng ilaw. Yan. Tapos yung ito, parang pantry na rin po siya. Dito ko nilalagay yung mga groceries ko.
Kasi before, pag nag-vlog ako, nasa plastic lang po siya. Eh, ang pangit yung tignan. Ngayon, mas okay na po siya kasi mas organized na siya. Ito naman po mga kabankada, yung aking, tawag ko dito mini fridge, pero hindi siya fridge. Icebox, 45 liters po siya. Dito po sa maliit na cooler na to, dito ko po nilalagay yung mga isda, karne, hotdog, mga ham, yan. Para po hindi siya kumatas. Pinupuno ko naman po ito ng yelo. 2 days na po yung lamig niya ang inaabot kapag ka po puno siya ng yelo. Malaking tulong po ito para po mapanatiling fresh yung pagkain. Ito naman po yung aking curtain. DIY lang din po ito mga kabankada. Stainless round bar po ito. Tapos yung butas po na to, yung ginagamit po ito sa tarpaulin. Yan. Tapos yung napansin yung may parang may guhit, liston po siya. Plilancha ko na lang po yan para maging ganyan. Para po at least kahit mayroon po privacy. Tapos ito pong wallpaper po na to. Maganda po ito, aluminum po kasi ito eh. Fireproof na po siya. Nabili ko po siya sa Mr. DIY sa Walter Mart Malolos. Mura lang po ito mga kabankada pero napakaganda niyang wallpaper. Ito naman po mga kabankada yung aking mosquito net. Marami po ang nagtatanong sa inyo kung saan ko po ito nabili. Sa Lazada lang po. Bali sa pambahay po talaga ito mga kabankada. Ang ginawa ko po, tinahian ko na lang po siya. Tapos nilagyan ko na lang po siya ng ano, nung parang sa cortina, yung butas po. Tapos ito po, in-install ko po siya sa loob. Hindi ko po alam kung ano po ang tawag dito eh. Bali, ganito ko po siya ini-install mga kabankada. Kinakahit ko po siya dito. Tapos, dito po. Ayan. Tapos, pataas. Ayan, sa kabila din po. Pasok ko lang po ganyan. Tapos, kakahit ko na po siya dito. Bali, ano po siya mga kabankada? Magnetic po siya. Ang i-search niya po sa Lazada, magnetic ano mosquito. Net. Yan po. Yan po i-search niya, magnetic mosquito net po. Tapos, ang ginawa ko po, nilagyan ko po siya ng seeker dito. Sa baba. Yan. Yan, para po nabubuksan siya ng ganyan. Mas maganda siyang tingnan kapag ka, ano. Pero malaking tulong po ito mga kabankada kasi po, pagka masyadong malamok, yung ilalim po nito, ilalagyan ko lang po siya ng magnet para hindi po siya hangin. Mura lang po ito, nasa 50 pesos lang po ito. Bali, dalawang item. Ito, yung isang side na to para sa isang pinto, ito, isang side na to para sa isang pinto. Bali, apat na ano po siya. Ito pong gitna na to, yan, kinatahian ko na lang din po yan. Saka ito po, para makuha po niya yung sukat ng likod ng van. So, ayun po mga kabankada. Sana po nagustuhan niyo po yung aking simple DIY camper van. At ang nagastos ko po dito ay 31,000 pesos. Mas makakamura po kayo kapag DIY lang po. At gusto ko pong samantalahin yung pagkakataon na to mga kabankada na magpasalamat po sa inyong lahat. Sa mga nag-subscribe, nag-comment, nag-like, nag-share po ng aking video. Maraming salamat po mga kabankada. At hanggang ngayon po ay nakasuporta pa rin po kayo sa akin kahit na 2 months na po akong walang upload. Ang dahilan po kung bakit ako walang upload ng almost 2 months ay nagpagawa po kasi kami ng bahay ng aking kapatid. Tinutukan ko muna po siya. Namili po kami ng gamit. At ngayon po, nakalipat na rin po kami na i-turn over na po sa amin yung bahay at nakapagpa-blessing na rin po. Kaya ngayon po mga kabankada, sulod-sulod na rin po ulit yung aking vlog. Pipilitin ko po na makapag-vlog ng once a week or twice a week. At nga pala mga kabankada, kung meron po kayo na lugar na gusto nyo pong puntahan ko, i-comment nyo lang po at pipilitin ko pong mapuntahan po. Maraming salamat po kay Ma'am Kay o kay Miss Kay from Korea. Pinadala niya po ako ng portable stove at i-unbox ko po yun sa susunod na mga video ko. At kung loloobin po ng ating Panginoon at bigyan pa po tayo ng mahabang buhay ay matupad po yung aking pangarap na malibot ko po ang buong Pilipinas gamit po ang aking camper van. Yun po, maraming salamat po sa inyo mga kabankada. Pasensya na po kayo, hindi po talaga ako marunong magsalita sa harap ng camera.
medyo nabubulol po kasi ko. So yun po mga kabangkada, sobrang nagpapasalamat po ako sa inyo sa inyong pagsuporta po sa akin. At sana po patuloy niyo po ako suportahan. God bless po sa inyong lahat mga kabangkada. Ano pa ba gusto kong sabihin? Lahat-lahat na. Maraming salamat po mga kabangkada. Siya nga po pala mga kabangkada, i-add nyo po ako sa aking Facebook account, Jack Evangelista De Leon, at i-follow nyo po ako sa aking Facebook page, Bangkada TV. At huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Bangkada TV. Maraming salamat po mga kabangkada. God bless po sa ating lahat.